Magandang araw mga bata! Welcome ulit sa ating Sunday School! Alam ko, excited na naman tayong matuto ng bagong lesson. Pero bago yan, mag-review muna tayo. Sige nga! Mag-review tayo sa pamamagitan ng pagsagot ng 4 picks, 1 word. May papakita akong 4 na pictures, tapos hulaan niyo yung isang salita na hinahanap ni Teacher Abby. First word. Nahulaan nyo na ba? Tama, complaining. Ano ba ang complaining? Complaining is saying that you are unhappy with what is happening. Yan, very good yung children. Ang pagko-complain ba o pagre-reklamo na katulad ng ginagawa nung bata na pinakilala ko nung linggo ay isang mabuting pag-uugali? Oo, hindi nga maganda. Second word na ating huhulaan. Sige nga, ano yon mga bata? Thankfulness. Ang galing, nakikinig talaga yung mga bata. Ano? Ano ibig sabihin daw ng thankfulness, children? Thankfulness is showing that you are happy with what is happening. Very good. Pinapractice daw natin ang pagiging mapagpasalamat. Pagpapasalamat sa Diyos pag tayo ay nananalangin sa lahat ng binibigay niya sa atin at minsan yung mga hindi natin gusto. Kasi nga, si Lord ang nakakakita na higit na makabubuti sa atin. At practice din daw magpasalamat sa mga tao na nakagagawa sa atin na mabuti. So, ang ating lesson nung nakaraang linggo ay complaining or thankfulness. Alam ko, ang pinipili ng mga bata ay maging mapagpasalamat. Yun ang mabuting pag-ugali na nais sa atin ng Diyos. Ngayon, review pa tayo. Sino na yung bata na pinakilala ko nung nakaraang linggo? Tama, si Popoy. Ano? Si Popoy na isang batang palaging may reklamo. Yan. Sana mga bata, nakatulong sa atin yung paalala ni Teacher Abby nung nakaraang linggo. Diba, itinuwid ni Jesus yung kanyang mga alagad nang minsang nagpunta siya sa bahay nila Maria, Martha at Lazaro nang buhusan siya ng mamahaling pabango sa paa. Sino ang nagbuhos ng pabango sa paa ni Jesus? Tama, si Maria. Sino naman yung alagad na nagsabi na sana ipinagbili na lang yan para makatulong sa mga mahihirap? Si Judas Iscariote. Very good. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanya, pabayaan ninyo siya sa kanyang ginagawa bilang paghahanda para sa paglilibing sa akin. Ang sabi pa niya, habang panahoy kasama ninyo ang mga mahihirap, ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon. Kaya't muli, mga bata, magtiwala lang tayo sa Diyos at maging mapagpasalamat sapagkat siya ang nakakakita at nakakaalam ng hinaharap. At ang mga bagay na nangyayari ay nagkakalakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti ng lahat ng nagmamahal sa kanya. O isa na lang, ano yung memory verse natin nung nakaraang linggo? Sabay-sabay nga tayo. Whatever happens, give thanking God because of Jesus Christ. This is what God wants you to do. 1 Thessalonians chapter 5, verse 18. Ngayon ay ihanda natin ang ating mga sarili para sa ating bagong lesson, Pride and Humility. Enjoy the Sunday School, kids! Pero syempre, hindi makukumpleto ang ating Sunday School kapag wala tayong kantahan. Kaya tara na at sabayan natin yung awiting ito para lalong mas maging masaya at masigla ang ating mga katawan.
or down. Just trust God and be humble and you will gain a crown. Always be open and listen to others, helping others, whether big or small. Let God guide you in your life and get ready for His big call. Some days we are up, some days we are down. Just trust God and be humble and you will gain a crown. Some days we are down. Just trust God and be humble and you will gain a crown. Always be open and listen to others, helping others whether big or small. Let God guide you in your life and get ready for His big call. Some days we are up, some days we are down. Just trust God and be humble and you will gain a crown. All right, ayan, hiningal ba kayo mga kids? Okay, okay na paminsan-minsan naman kailangan ay pinagpapawisan tayo sa pagsayaw at pag-awit lalo na kumpara sa Panginoon. Ngayon naman ay tayo ay mananalangin upang samahan tayo ng ating Panginoon, ni Jesus at ng Holy Spirit sa ating Sunday School. Tayong lahat ay manalangin. Panginoon namin na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sapagkat Sunday na naman, araw ng pagsamba at oras na para sa aming masayang Sunday School. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagtuturo sa amin na mga diakonesa na patuloy na nagsusumikap na makapag-video, makagawa ng lesson para lamang may matutunan ang lahat ng mga bata. Dalangin po namin na ang bawat batang magpa-participate sa Sunday School namin ay magkaroon ng makulay at masayang experiences, Panginoon, sa lahat ng aming mga gagawin. At hindi po nila malimutan ang bawat pag-aaralan namin every Sunday. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Tete! Buretche! Kamusta ka, Tete? Good morning, kids. Kami ang kambal na nagbibigay siya sa Children's Camp. Ako naman, si Cheche. At ako naman, si Buretche. Ang lesson natin ngayon ay tungkol sa pride and humility. Ano ba ang pagkakaiba ng pride and humility, Buretche? Kaibahan ng pride and humility o sa Tagalog ay pagiging mataas at pagiging mapagpakumbaba. Ang pride, sabi nga, pagiging mapagmataas, mayabang, nagmamalaki, gusto niya lagi siya yung magaling. Yung mapagpakumbaba naman ay pagiging mababang loob, humble, yung hindi nagmamataas at palaging inuuna yung damdamin ng kapwa kung may masasaktan ba siya o hindi. Sa tingin ko, inakaibahan. Okay, pa. Cheche, Buretche, mayroon akong katanungan sa inyo. Sagutin niyo ito ng makatotohanan. Kung ang iyong kagrupo ang nanalo sa isang laro, ano ang sasabihin mo sa iyong mga kaibigan tungkol sa inyong tagumpay? Sasabihin ko sa kanila, dapat talaga kami ang manalo. Kami kaya ang the best at palagi kaming nananalo. Masaya ako sa mga nananalo kapag may mga competition. Siyempre, mayroon naman talagang nananalo at may natatalo. Maaaring sa pagkakataon yun, magaling sila doon at natalo. Pero sabi nga, time and chance happens to all. Second question.
mayroon kayong bagong kaklase at hindi siya magandang bata. Nais mo siyang ikwento sa mami mo, ano ang sasabihin mo? Naku, mami! Dapat makita mo ang kaklase namin. Ang pangit niya! Walang katulad! Buti na lang hindi kami magkapareho ng mukha! Okay. Sabihin ko, Ma, pwede ko ba isama dito sa bahay ang mga friend ko para mag-aral kami at maglaro? Pangatlong katanungan. Nagsha-shopping kayo ng mami mo at nakita mo ang t-shirt na gustong-gusto mo sa advertisement. Tinignan ng mami mo ang price at sinabi niya na magtingin kayo ng ibang damit. Ano ang sasabihin mo? Mami, lahat ng kaibigan ko meron yan. Dapat meron din ako. Sabihin ko, ang mahal naman ang damit na ito. Marami naman mga mura lang dyan. Hindi naman kasing ganda, pero damit pa rin. At saka, yun lang din, okay na sa akin yun. No problem. As long as maayos, presentable. Ang pamilya ng iyong kaibigan ay bumili ng bagong computer. Mayroon ka rin ito, subalit isang taon at kalahati mo na itong ginagamit. Ano ang sasabihin mo sa iyong kaibigan na excited magkwento sa iyo tungkol dito? Ano? Ngayon lang kayo bumili? Kami, last year pa meron yan. Kaya alam ko na yung pasikot-sikot niya, nay nako. Ay, ang corny niyo. Oo, may computer kayo na bago. Kami meron na nakaraang taon. Kaya alam ko kung paano siya gamitin. Gusto mo turuan kita. Kasi tinuruan ako ng tatay ko na iset up yung dati. Madali lang. Kayang-kaya mo yan. Bureche, ikaw ang nakakuha ng mga tamang sagot. Cheche, pag-aralan mong maging mapagpakumbaba. Cheche, tuturuan kita kung paano yung kahalagahan ng pagiging mapagpakumbaba. Uunawaan mo to. Watch this. Ang kahilingan ng isang ina. Mula sa Lucas, Kabanata 20, Talata 20 hanggang 28. Isang araw ay lumapit kay Jesus ang ina ng mga anak ni Zebedeo kasama ang kanyang mga anak na lalaki na sumasamba at may hinihingi sa kanya. Ano ang ibig mo? Sabihin mo na ang dalawa kong anak na lalaki ay maupo sa iyong kanan at sa iyong kaliwa sa iyong paghahari. Hindi mo nalalaman kung ano ang iyong hinihingi. Kaya ba ninyong inuman ang sarong malapit ko ng inuman? Kaya namin. Sinabi niya sa kanya, mababautismuhan ba kayo ng bautismong ibabautismo sa akin? Makakainom kayo sa aking sarong at mababautismuhan ng bautismong ibinautismo sa akin. Ngunit ang pag-upo sa aking kanan at sa aking kaliwa ay hindi sa akin ang pagkakaloob. Ito ay ipagkakaloob sa kanila ng mga pinaghandaan ng aking ama. Nung marinig ito ng sampu, lubha silang nagalit sa magkapatid. Ngunit, tinawag sila ni Jesus at sinabi, nalalaman ninyo na ang mga namumuno sa mga hintil ay namumuno na may pagkapanginoon sa kanila. Sila na mga dakila ang may malaking kapamahalaan sa kanila. Ngunit hindi dapat maging gayon sa inyo. Sa halip, ang sinumang ibig maging dakila sa inyo ay magiging tagapaglingkod ninyo. Sinumang ibig na maging una sa inyo ay magiging alipin ninyo. Maging katulad siya ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at magbigay ng kanyang buhay na pantubos sa marami. Maraming salamat sa inyo, Cheche and Bureche, sa pagpapaunawa ninyo sa amin kung papaano kami ay dapat maging mapagpakumbaba at iwasang maging mayabang o mataas ang pride. At maraming salamat din sa magandang kwento na ibinahagi ninyo sa amin. Mga bata, natatandaan niyo ba kung sino
ang mga characters natin? Una ay ang babae o ang ina ng mga anak ni Zebedeo. Pangalawa ay ang 10 mga alagad. At pangatlo, syempre, ang ating Panginoong Jesus. Meron akong mga tanong. Children, ano ang sinabi ng babae kay Jesus? Sinabi niya na sabihin ni Jesus na ang isa niyang anak ay maupo sa kanyang kanan at ang isa naman ay sa kanyang kaliwa. Children, ano ang sagot ni Jesus? Kaya niyo bang inumin ang saro na malapit ko ng inuman? Ano kaya ang tinutukoy ni Jesus dito? Ito ay tungkol sa nalalapit niyang paghihirap o ang pagpapako sa kanya sa krus. Ano naman ang sabi ng babae? Oo, kaya namin. At nung sumagot ang babae, ay pinaliwanag pa ni Jesus ng mas malalim ang ibig sabihin nito. At sinabi niya na hindi siya ang makakapagpasya kung sino ang uupo sa kanyang kanan o sa kanyang kaliwa sapagkat ang makapagpapasya nito ay ang Diyos. At sa last part ng story natin, ay pinaalalahanan ni Jesus ang 10 mga alagad na hindi natuwa sa ikinilos ng ina ng mga anak ni Zebedee. At ang paalaala ni Jesus sa kanila ay dapat maging mapagpakumbaba sila sa pamamagitan ng paglilingkod. Bago magtapos ang ating story, ay tawagin naman natin si Ate Saida para magbigay pa sa atin ng karagdagang kaalaman tungkol sa pride and humility. Tandaan mga bata, ang pagmamataas ay hindi magandang ugali. Huwag tayong maging mayabang at mapagmataas. Lagi nagmamalaki. Kaya ko to. Mahusay ako. Ang galing-galing ko. Hindi katulad ng iba. Isipin natin, hindi natin kaya pag wala ang Diyos sa buhay natin. Kasi sa Panginoong Diyos galing ang lahat ng bagay. Kaya wala tayong dapat ipagmalaki. Maging mapagpakumbaba tayo sa lahat ng pagkakataon. At matutunan natin na maging mapagkumbaba sa mga kapwa natin. Okay ba yun? Kasi gusto ng Panginoon tayo ay maging mapagpakumbaba. Dahil ang maging mapagpakumbaba, pinagpapala. Ang verse natin ngayong linggong ito ay manggagaling sa aklat ng James chapter 4 verse 6. Ulitin natin mga bata. James 4 verse 6. God resists the proud but giveth grace unto the humble. God resists the proud, but giveth grace unto the humble. James 4, verse 6. James 4, verse 6. God resists the proud, but giveth grace unto the humble. Magaling mga bata! Salamat at sinamahan niyo ako. Thumbs up ako sa ginawa nyo ngayon sa pagmemorya ng ating memory verse mula sa James 4 verse 6. Kaya mga bata, laging tatandaan, maging humble sa lahat ng oras. Kasi ang pagiging humble ang isa sa napakagandang ugali ni Jesus na maari nating gayahin mula sa Kanya. Kaya mga bata, huwag kakalimutan ang ating memory verse ngayon, ang James 4 verse 6. God resists the proud, but giveth grace unto the humble. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Hi! Hello, kids! Tingnan niyo ta, hawak ko. Gusto ko to. Ito. Yung oras, clock. Kasi, itong oras na to, nagsasabi sa akin kung anong oras na
pagpasok sa school, tsaka pagtulog. Kaya, chine-check ko yung oras. At ang topic natin ngayon ay ang pride or humility. At gagawa tayo ng bragometer gamit ang old folder at ang ating printable materials na dito lahat nakalagay ang ilalagay natin sa bragometer. Gamit din ang ating paste, scissor, cutter, pencil, ang pushpin, crayons, pencil pen. At dito, gugupitin natin ang printable materials nito para idikit sa ating drawing na circle. At dito ang I, me, myself, mine. Gayun din sa hanay nito ay ang pride. At sa hanay ng Humility Church, family, God, and me. At nandito rin sa baba ang verse ng James 4 verse 6, God resists the proud but giveth grace unto the humble. Kaya mga bata, tayo nang gawin ito. Giveth grace unto the humble. Ito po ay isang bragometer na aking ginawa. Ang ibig sabihin ay ang pagyayabang. At i-check niya ang pagiging wrong attitude natin. Kung tayo ay may pride, thinking too highly of ourselves, na kung makikita natin, I, me, myself, mine, ang tinuturo ng hand ng bragometer. Ito po ay nasa hanay ng brightness. At doon naman sa kabila, you, God, family, church, inuuna ang kapwa, ang Diyos, kapamilya, at ang ating simbahan nasa panig ng humility. Ayan, tapos na ang ating bragometer. Salamat na lang. At nakakatulong ang clock sa pag-check ng time. Gayun din ang bragometer makakatulong sa atin para malaman natin kung tayo ay nagmamayabang na at may wrong attitude na tayo. Gayun din alam naman natin ang pride is thinking too highly of ourselves. At mga bata, Jesus was humble. A humble person does not think of himself as better than other person. But Jesus said to his disciples, if they were to become great, they had to learn to be servant. Yan ang awit ni Jojo kanina. Ayan mga bata, tapos na ang ating Sunday school. Marami ba kayong natutunan sa mga itinurong awit, sa kwento at sa ating creative arts. Lalo higit na yung ating mga memory verse. Kaya mga bata, patuloy kayong dumalo ng ating online Sunday school para marami pa kayong malamang memory verse, storytelling, art activity, at higit sa lahat ay yung mga awit na tinuturo ng ating mga ate. Kaya dahil tapos na yung Sunday school natin, tayo nga ay lahat ay yung mukbo, ipikit ang inyong mga mata,
Tiklop ang mga kamay at tayo ay manalangin. Lord Jesus, maraming maraming salamat po sa natapos naming Sunday School ngayong araw na ito. Salamat po sa mga masisipag na mga bata na patuloy namin nakakasama tuwing Sunday School. Gayun din po, Lord God, maraming maraming salamat sa kanilang mga magulang na patuloy na sila ay sinasamahan sa panahon ng Sunday School na ito. Kaya ikaw, Panginoon, ako patuloy na magpala sa kanilang mga magulang at sa mga bata ito na aming nakakasama at lalo higit sa mga Jaconisa o sa mga ate na sila, na kami ay nagbibigay ng panahon para mga bata ito ay maraming malaman sa kanilang pag-aaral sa Sunday School. Pagpalain mo po sila at patuloy na ingatan ang bawat mga bata, ang kanilang mga magulang at ang lahat ng mga Sunday School teachers. Maraming maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Trust God and be humble and you will gain a crown.